Sino ba yung mga taong pwedeng makapagbigay sa atin ng sakuna or disgrasya? Okay, defensive driving method. So ito po yung isa sa mga pinag-aaralan natin dito sa Theoretical. Kung paano po kayo mag-behave or paano po yung inyong behavior or attitude po sa kalsada. So ito po yung tinatawag natin. Paano ba ma-achieve natin na tayo po ay makaiwas sa mga aksidente or road crashes? So we have defensive driving method. So dapat daw dito, ginagamit po natin lahat itong method nito. So we have to search, and then we have to identify, predict. Okay, ano po yung pwedeng gawin or maging kilos nila or behavior nila sa kalsada? And then you have to decide po kung ano po yung magiging action nyo para makaiwas po ng sakuna or ng road crash, and then you have to execute po yung decision na yan. Okay, nakukuha po ba ng lahat? Okay, so sabi dito, you have to search the road seen ahead. So dapat po nakikita nyo lahat ng nasa harap nyo. Hindi lang po sasakyan yan, ha? Lahat po ng road user. Sa harap, around, okay, sa gitna, sa gilid, sa kanan, sa kaliwa, and then rear of the vehicle. So ibig po sabihin, maging harap, maging likod, maging side, which is kasama po yung tinatawag na blind spot. Pag sinabi pong blind spot, ano ba yung blind spot? Yes, sir. Yes, yung mga hindi nakikita ng mata or ng side mirror mo. Kasi yan po yung pinakamata nyo, yung side mirror ng sasakyan nyo. So lahat po ng bagay na hindi po naabot ng ating side mirror, yan po yung tinatawag nating blind spot. Okay, so dapat po nakikita natin, so you have to search. Okay, sabi po dito, kung i-apply po natin itong defensive driving method dito po sa scenario natin. Okay, tatanungin kita, Miss Arlene. Ikaw na. Ikaw na nga, Miss Arlene. Ano po yung nakikita mo dito? Sabi, you have to search eh. So, kailangan po, walang hindi kayo nakita. Dapat po, lahat nakita nyo, ha? Okay, ano po yung nakikita nyo, ma'am? So, yung sa left side mo, which is yung naka-ilong. And then, sa front right, which is yung ambulance. And then, sa left downside, yung bus. Okay, so maliwanag na po, no? Kanina hindi natin makita eh. So ayan, mas maliwanag na. So kapag ganito po, na dapat po lahat nakita nyo. Okay? Para po pag nag-search kayo, lahat ng bagay, kahit po nga sabi ko nga sa inyo, kahit nasa gilid nyo, kahit blind spot po yan, dapat nakita nyo. Yun po yung pinaka driving skill na dapat meron tayo. Okay, then you have to identify po. Okay, ma'am, ay Sir Brent, you have to identify po, sino po yung pwedeng maging potential hazard natin dito sa senaryong to? Lahat. Yes. Bakit po lahat? You have to predict daw po actions of other. Bakit yung po sinabing lahat? Ano po ba yung pwede nilang gawin? Ano po? Lahat po pwede yung mga aksidente. Kasi? Kasi si ambulance, okay, this is a priority vehicle, no? So anytime, halimbawa, meron siyang sakay na kailangan dalhin sa ospital, then sila po yung tinatawag nating emergency vehicle. Okay? And then we have itong bus. O i-assume natin na ito po yung isa mga mabibilis na bus na kung rumaragasa po dyan, kahit wala sa bus lane, tinatakbo po nila yan. Okay? So ito po ba pwedeng makapagbigay ng danger sa atin? Iyon po kasi yung sinasabi doon eh, potential and immediate hazard on the road. Sino ba yung mga taong pwedeng makapagbigay sa atin ng sakuna or disgrasya? So si bus, okay, bakit po? Sabi ko nga sa'yo, rumaragasa yan. Okay, so and then, syempre po, ito pa, isang factor, ito yung nakainom. Okay, bakit po? Ito pong si ambulance, at anytime pwede ba yung dumiretso? Yes, okay, I think dumiretso yan. Okay, kaya nga kung minsan tayo, di ba, ano ba yung way na pagbibigay natin? We have to be courteous, di ba? We have to be disciplined enough para malatin, uy, meron nagwawangwang, tatabi muna ako. Hindi nyo kailangang harangan yan, harangan ko nga yan para wag makadaan. Walang ganun. Ha? So, priority vehicle kasi sila. Then yung bus, syempre po, i-risk nyo po ba yung inyong sarili dyan sa mga malalaking bus na yan? Hindi. And then, syempre po, itong nakainom, anong, most probably, ano pong behavior nito? Yeah, ma, sir? Balas ubas mag-drive. Okay, ano pa? Matapang. Yes, parang ano, kapag medyo nagkamali ka ng galaw sa kanya, galit na yan. So, pwedeng pagmulan ng road rage, isa pa rin po yan ng dahilan kung bakit nagkakaroon po ng road accident, okay, road crash.
Okay, so any of this po, lahat yan, nakasama natin sa kalsada, ay pwede pong maging potential hazard. So sabi nga natin, we have to predict, ano ba yung action yan? Sabi nyo nga, priority vehicle, so anytime pwede siyang magmadaling tumakbo. And then the bus, syempre po, dire-diretso lang yan. Okay, and then yung nakainom po, pwedeng ang galawan yan is yung pa, di ba, patagi-tagilid. Okay, nagbabanking-banking, di ba? Kasi wala siya sa tamang behavior. And in order for us to be in a safe situation, ano nga po yung gagawin nyo? You have to decide. Sir, anong gagawin mo, sir? Kung ikaw po. Ano po, punta mo nang mag... Yes, correct. Okay. Huwag ka muna, hintayin mo sila, mag-give way ka sa kanila. Okay, to avoid an unsafe situation. Kasi baka mamaya biglang rumagasa yan, tapos sumabay ka. Diba? So, paunahin mo na sila eh, nagmamadali sila eh. Okay, so para iwas tayo, disgrasya. And then, sabing ganon, kung ang decision mo is paunahin sila, you have to execute your action agad. Gaano kabilis ba dapat nakapag-search, identify, predict, decide, and execute tayo? Gaano kabilis? Dapat in a matter of seconds po. Okay, sabi nga dito, 1.5 seconds, yan, 1.5 seconds. Ganon kabilis. Hindi kasi pwedeng, ando ka, no? Tapos, search, ganon. Meron pala dun. Tandaan nyo po, may mga kasama kayo sa kalsada. Hindi lang po kayo yung road user. So sila po, nag-aabang din sila kung ano pong magiging action nyo. Ganon din po sila. Okay, nag-intay sila, ano yung decision na gagawin ko? Bakit ito parang ang bagal nito? Okay, para makaiwas po sa disgrasya. Nakakuha nyo, in a matter of seconds, dapat nakapag-search, identify, predict, decide, and execute na po kayo. So yan po yung ating defensive driver. Dito ay tiyak ka na matututo. Majesty, driving is cool. Palagi kang safe sa kada biyahe. Ang dami na magturo ng disiplina. Maging responsable sa manibela.